Ito po muli ang inyong diesel doctor at minsan pa ay bumabati sa inyo ng magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay may bagong kaalaman na akong ihahatid sa inyo at ito po ay may kinalaman sa isang full air brake system karugtong po nung aking mga idiniscuss tungkol sa dual brake valve. At doon po ay nabanggit ko na ang hangin pagkatapos na pedala ng driver ay lalabas po siya sa dual brake valve at pupunta po sa hulihang preno at ibubukas niya ang relay. At saka po siya makakarating sa brake chamber. Ngayon po, yun po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon. Na pag ang hangin ay lumabas sa ating primary at secondary side ng ating dual brake valve o yung pong ating foot brake, ay saan po siya pupunta yung hangin para makarating siya sa ating gulong o sa ating brake. Ang una po ay dadaan siya sa isang brake relay. Ito po. Ito po ay service brake relay. Bakit po tinatawag na service brake relay? Dahil ito po ay ginagamit sa ating preno o sa pagpapahinto ng ating sasakyan. Bakit po may service brake relay? Dahil mayroon pong tinatawag na parking brake relay. Magkaiba po yun, pero halos magkamukha rin po siya, pero ang kanila pong gamit ay iba. Ito po ay ginagamit sa pagpapahinto ng sasakyan o yung tinatawag nating service brake. At yung pong ginagamit na relay sa pagpapark ay tinatawag nating parking brake relay. Ayun po. So dito po pumupunta yung hangin na ilalabas ng ating primary at secondary side ng ating dual brake valve. At ito po ang magsusupply ng hangin papunta sa brake chamber na siyang magtutulak ng ating mga brake lines sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan gaya ng aking mga ipinaliwanag. Ang una po ay sa pamamagitan ng S-type cam, S-cam or S-type cam na ginagamit ng mga full air brake system na mga sinauna. At subalit hanggang sa ngayon po ay maraming mga sasakyan ang gumagamit ng S-cam type. Pero may mga bagong labas na pong sasakyan na mga truck, kumbaga ay tinatawag nating modelong mga sasakyan, ay gumagamit na po sila ng wedge type brake system. O yun po. Pero anyway, whether it is a wedge type brake system, whether it is an S-cam, they are still using service brake relay. Napaka-importante po ng papel ng service brake relay. Yun po ang aking ipapakita sa inyo ngayon. At ito ay aking overhaulin. Bibigay ko po sa inyo ang mga pangalan ng pyesa at ganun din po ang mga service points. Ano po yung mga dapat nating inspeksyonin pag ito po in-overhaul natin? Kung ano po ang kanyang mga gamit sa sasakyan at paano po siya nire-repair yun ang unang-una. So, at pagkatapos po nun ay mayroon na pong iginayak sa inyo na presentation sa board. At lalo ninyong maunawaan ang mga ito dahil ito po ay ipapaliwanag ko in video at the same time in the PowerPoint. So, mas maliliwanagan po ninyo base doon sa mga ipinaliwanag ko sa overhauling ay magko-coincide po sila doon sa aking ginayak na presentation. O sige po, at ipapakita ko sa inyo kung paano o overhaulin ang relay valve na ito. Narito po, bago ko ipaliwanag sa inyo kung paano i-overhaul ito, ay ipapaliwanag ko po muna sa inyo kung saan po nanggagaling ang mga supply nito. Ang supply po ay may dalawa po tayong port. Ang isang port po ay nasa gawing ibaba. Ito po siya. Ito po ay supply galing sa ating air tank, which is 8.2 bar po ang pressure na nag-aabang dito, pero hindi po siya makakaalis dito hanggang hindi po siya sinusuplayan ng command air pressure dito po na galing sa ating dual brake valve. Ang hangin po ay magbubukas ng ating piston sa loob ay galing po sa ating dual brake valve o yung ating foot brake. Ang tawag po doon sa hangin na yon ay command air pressure.
Bakit po tinawag na command air pressure? Dahil siya po ay magbubukas lamang ng piston o ng ating inlet piston dito sa ating dual relay valve. Hindi po siya ang magbubukas ng preno. Small amount of 8.2 air, volume is small. So it cannot open our brake shoes with supported with large spring. Hindi po niya kaya yon. Ang kaya lang po niya ay command air pressure, magbubukas lang po siya ng ating inlet piston at ang po ng ating big piston. Yun lang po. Ang magpapagalaw po ng ating brake shoe at lalaban sa ating napakalakas ng mga return spring ng ating brake shoes ay ito pong ating 8.2 air, which is come from the directly from air tank. At once na pinidalan po ng driver ang ating dual brake valve, command air pressure will come to this area and push the piston and open the valve, inlet valve inside, and then air can pass through here in this side. Ito po siya. Yan. Nakakover po. And then this will go to the brake chamber. Eh, ang brake chamber naman po ay siya ang magbubukas ng ating S-cam. At ipapaliwanag ko rin po yun, maikli nga lang, para mayroon din kayong idea ano yung sinasabi kong brake chamber. So, pag po ang hangin ay pumunta sa brake chamber ay gagalaw po ang piston at pushrod ng brake chamber at itutulak po niya, lalabanan po niya sa pamamagitan ng S o sa pamamagitan ng wedge ay ibubukas po niya at lalabanan niya ang malalakas na spring ng ating brake shoes at ito po ay mag-activate and this will contact with our brake drum and braking is applied. Yun po. So, sa ibabaw po ay may apat na tornilyo at ito po ang ang makikita po natin dito ay piston na malaki na siyang itutulak ng ating command air pressure dito po. At sa ilalim po ay breather. Tatanggalin po natin yung breather. Pag natanggal po natin yung breather at saka po natin tatanggalin yung snap ring, there is a snap ring inside that holds our piston which is to be opened by our large piston or inlet piston. So yun po yung mga operation nito. So saan po makikita ang relay valve? Ang relay valve po ay makikita malapit sa ating brake chamber. It is only connected by a hose or a brake hose, air hose going to the brake chamber. So ang brake chamber po ay makikita rin po, ang rear brake chamber ay makikita rin po sa malapit sa differential at malapit po sa rear na ating mga gulong. So kung kaliwat kanan po ay mayroong brake chamber. Yun po. So maandun lang po ito sa chassis side malapit sa ating brake chamber at malapit din po sa ating rear differential. O yun po, yung mga kaalaman tungkol sa ating service relay. Okay, relay for service brake. Dahil mayroon po siyang relay for parking brake. So tatanggalin po natin at ipapakita ko sa inyo kung ano po ang laman o ano yung sinasabi kong piston na malaki na nandito. Ito po. Yan, tatanggalin po natin at the same time gaya po nung pagkakasabi ko sa inyo ay huwag po nating kakalimutan na maglagay ng marking. So maglalagay po tayo ng marking para noon siguradong maibabalik natin po siya sa dati. Yun po. Say put marking on this side. Ito po, ayan. So, pagbabalik po, doon ko lang din po siya ibabalik. So, tatanggalin po natin yung apat na tornilyo. Meron po siyang spring na mahina sa loob. Pero kahit papano, ay take care po not to jump this spring. Yun po. Pero hindi naman po siya ganun ka lakas. So, ito po yung ating mga tornilyo. Itabi po natin para hindi mawala. Ito po. At pwede na po nating tanggalin yung ating cover. Ito po yung cover. Oh. Pagka po medyo mahigpit siya, kung may plastic tip hammer po tayo, mas mainam, itap-tap lang po natin ng konti at hawakan natin para huwag tumalon. Oh, yun.
kung may plastic tip hammer po tayo, is recommended is plastic tip hammer. O ayun po, lumabas po siya. Heto po yung ating mga nakita. Ito. Spring po, ito po yung spring, dini po siya nakalagay. O ayan po, ganyan, no? Ayan po yung ating spring. Ano pa po? Ito po yung ating piston, pero tatanggalin pa po siya. Ayan. Ay, sorry. Ayun, nabigla. O, yun po. Ingatan po natin yung ganun. Hindi po tama yung ganun. Ito po yung ating piston. Meron po siyang o-ring dito. At meron din po siyang o-ring. Ito po yung pinapalitan natin at itong o-ring na to. Ayan. At isa pa po ay may o-ring siya rin eh. Ito nga po. Gaya nito. Putol na po siya. Ayun. Ito po ay maaaring sumingaw. Dito po yan nakalagay sa ating palibot ng ating housing. Ayan po. Ayan. In this case, it is anyway included in our repair kit. Ayun po, oh. Ganun po siya. Doon po siya nakalagay. Oh. Eh, kasama naman po siya sa ating repair kit. So, bali, papalitan po natin yung o-ring na ire, itong isa na to, ito, at yung pong piston, inlet piston, doon sa ilalim. Doon ko po kukunin sa gawing ilalim yon. So, ito naman po ay cover lang. Ayan. Make sure lang po na malinis siya pag i-assemble natin at lagyan po natin. Ito po, malinis. Lalagyan natin ng molybdenum grease o yung pong grease na kasama sa ating repair kit. So, itatabi po natin siya. Narito po ang mga pyesa natin. Ayan, ganito. Ito po yung mga cover. And then, ito po yung ating mga tornilyo. Ayan, ganyan. Ito po yung ating spring. Ilagay po natin din eh. At ibaligtad po natin. Tatanggalin naman po natin ngayon yung ating breather. Ito po. Ayan. Tinanggal ko po yung Phillips screw. Ito po. O, ito po yung screw. Ayan, lagay ko rin eh. Heri mo po yung cover, protection cover sa ilalim ng ating breather. Ito naman po yung rubber na breather. Dito po ang labasan ng ating exhausted air. Ipinaliwanag ko na po doon sa air brake system na ipinaliwanag ko sa dual brake valve. Ano po yung ibig sabihin ng exhausted air? Yung pong exhausted air ay once na in-release po natin ang pedal ay dapat po ay lumabas ang hangin na ating ginamit sa pag-apply ng piston. At ito po ay tinatawag nating exhausted air, which mean use na po. Ayun po, kung makikita ninyo ay meron po siyang snap ring din eh. Yun. So, kailangan po nating tanggalin yon. Pagka natanggal po natin yon, at saka pa lang natin matatanggal yung ating inlet piston. O, yun po. Subukan po natin kung sa pamamagitan po ng snap ring plier ay matanggal po natin siya. O, ayan, ito po siya. Titingnan po natin kung kaya nating tanggalin. Ayan. Ito po. Ito po siya. Oh, dala-dala ko sa ating snap ring plier. Natanggal po natin mag-isa. Ayun po. Pagkatapos po ay ito po yung pasunod. Tinanggal natin. Ayan po. At makikita na po natin yung ating piston sa loob. Ayun po. Kaya lang po, may another small snap ring. Ayun po, oh, yun. Patanggalin pa po natin yung maliit na snap ring na yun para maalis yung retainer. Ito, itong retainer na ito. Pag naalis po ito, tsaka natin matatanggal yung inlet piston. So, itatry po ulit natin alone if I can remove the small snap ring. In this case, opposite po siya. Hindi po siya pa pataas po siya. Ayun po. Ayun po, oh. Nadala po siya. Nakuha po natin, ito po, yung ating snap ring sa loob. At ang retainer po ay tumaas na po siya, oh. Ayan, oh. Tumaas na po yung ating retainer. Ito po siya. Ayun po, may o-ring din po siya ron. At siya po ay napakarumi. So, yan po yung mga dahilan kung bakit po
naglilik karaniwan ang ating mga piston. Ayun po, ang ating relay. And then, what is next is spring. Spring po ang susunod. Ito po, oh. Ayan. At makukuha na po natin yung ating piston number 1, which is or our inlet piston. Ito po, ang ating inlet piston po ay napakarumi. Ito po ay rubber. At makikita po ninyo na napakaraming nakaipit na mga alikabok, which cause leak. Ito po yung nagkukos ng leak, itong mga nakaipit na ito. So, kung ganyan po ang sitwasyon ng ating relay, ay sisiguraduhin ko po sa inyo na ito ay may malakas ang kanyang leakage. Kaya po, yung ating pong area where kung saan ang ating relay ay ang ating piston ay nakalapat ay napakarumi po. Ayun po yung area na yan. Ayun po. Ngayon, ito po yung ating piston. Kung mapapansin po ninyo, ang ating piston, ayan po. Ang piston po natin ay napakaraming maliliit na alikabok o dust or dirt which was inserted in between the piston and the rubber. Ayan po. Itong area to po, mapakagaspang. Marami po siyang mga nakadikit na kung ano-ano na alikabok, dirt, rust, sedimentation coming from the air system. Especially kung marumi na po yung ating tangke at kinakalawang po yung ating air tank. Ayun po. So, isa pa po ay kailangan nating inspeksyonin yung ating spring. Ito po, yung spring. Ayan. Okay naman po siya, medyo marumi lang. Ito po, talagang napakarumi yung ating retainer. Ayan po, marumi po siya talaga. So, kailangan po nating palitan lahat ng mga goma o yung mga repair kit. At most probably, kailangan po nating linisin loob na yun sa kaloob-looban dahil lahat po sila ay marumi. Bomba po natin ang hangin, sprayan po natin ng kahit anong penetrating oils. Yun po, kailangan malinis na mabuti yan. Yan po, yung area na yan. At dito naman po ay ipapakita ko kung saan sumasayag yung piston pag ito po ay bumomba o binigyan ng supply ng ating command air piston. Ito po, oh, pag tingnan nyo, yan po ang idinidiin niya. Yan po, yeah. Yan po ang idinidiin niya once na sinuplayan po ng hangin dito sa ibabaw na ito. Ay ididiin po niya yung piston na yan. Piston, inlet piston. At bubukas po siya. At magkakaroon po ng pagkakataon ang hangin na galing sa port. Galing po siya sa air tank. At lilipat sa kabila, papunta po siya ng brake chamber. Ayan po. Ayan po ang pasa ng ating piston na malaki at kanyang itinutulak ang piston na maliit o yung inlet piston. Ayan po. Para bumukas at makapasok po ang hangin na galing sa air tank at ito po ay makapunta sa ating brake chamber. Ayan po. Ayan. So, hanggang wala pong supply ng hangin galing sa ating command air pressure ay hindi po gagalaw ang ating pistong malaki na to. Gagalaw lang po siya pag sinuplayan ng command air pressure galing sa ating dual brake valve sa pamamagitan ng pagtapak ng driver sa kanyang pedal. Okay? At ito po ay ganun din po sa area na to. Makikita ninyo ang ating hangin ay isang galing dito. Ayun po. At oras na siya ay bumukas ay mula po dito sa lugar na ito ay papasok po ang ating hangin at tatawid po dahil bumukas ang piston natin, tatawid po at pupunta rin eh. Kaya lang po siya makakapunta riyan ay pag pinadala ng ating driver. Ayun po yung ating mga pagkakasunod-sunod. Ano-ano po, ulitin ko ang mga dapat ating palitan.
Palitan po natin lahat ng repair kit, lalo-lalo na po itong o-ring na malaking ito. Ito pong o-ring na to at ito pong piston na inlet piston na ito. Ito po, palitan po natin 'yan. Palitan din po natin itong rubber na to sa leeg at ito pong rubber na malaki sa ating piston. Ayun po. Mga dapat po nating palitan at siyempre po kasama ang ating breather rubber, rubber breather sa ating repair kit. Okay, some repair kits po, spring is included, so it is better. We need to change this spring because anyway, this is included in our repair kit. At you know, there is in the repair kit, there is molybdenum grease which is included. Yun po ang ating gagamitin. Kung walang-wala po talaga at wala tayo, ay pwede rin po yung normal wheel bearing grease, pero siya po ay nagkakaroon ng nag-cause ng swelling in the future. Mas maganda po talaga ay kung ang gagamitin natin ay yung recommended grease which is included in the repair kit. O, yun po. At ang susunod po natin ay i-assemble po natin. Lilinisin ko po ang mga piyesang ito at pagkatapos po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ito i-assemble. Okay? At sandali lang po at lilinisin natin ang mga piyesa. Narito po at ating assemblein ang ating relay valve. Ito po yung ating piston. Nilagyan ko na po siya ng grasa. Ito po yung grasa nating ginamit. Special type of grease po siya. At nilagyan ko na rin po ng grasa dito sa leeg niya. So, bali dalawa po. At yung pong contact area, contact surface na magtutulak po sa ating inlet piston ay konting grasa rin po. Ayun po. Ayun. Tapos po ay pwede na nating ikabit dito sa gawing ibabaw. Kung gusto natin dito tayo mag-umpisa sa ibabaw, ay wala naman pong problema. So, pwede na po nating ihulog ito kasama ng ating takip. Okay. Lagyan po natin ng konting grasa para madulas po siya yung ating takip. Ito po. At ipasok po natin ang ating piston, dahan-dahan po para huwag masira ang ating o-ring. Ayun po, yun. Ipasok na po natin. And then, pwede po nating hanapin yung ating marking. Pero sa pagkakakita ko po, mas maganda na unahin natin yung ating ibaba para, dahil wala po akong ginagamit na gato ngayon, ay para po siya flat. So, inassemble ko lang po siya and get ready na ikakabit ko na lang po siya mamaya. Ayun po. So, ngayon naman po ay dito ako magagawa sa gawing ilalim. Ayun po. Yung seat area ay nilinis ko na po at nilagyan ko po siya ng grasa. Ayun. Para medyo yung rubber po ay lapat. Ayun po, no? Then, ang piston po natin ay nilagyan ko na rin po, nilinis ko at nilagyan na po natin. Pero ito po ay dapat na replaceable, need to replace every time we overhaul this one. Okay, it is included in our repair kit. So, ang gagawin po natin ay ipapasok po natin ang kanyang spring at ang kanyang retainer. Ayun po, oh. Papasok po natin din eh. Papasok po natin at itutulak po natin ganun at huhulihin po natin yung ating, lalagay po natin yung ating snap ring. Ayun po. Yun po yung medyo mahirap-hirap kung hindi nakagato o yung kung nag-iisa ka. Ayun po. Oh. Ayun, tingnan nyo. Oh. Ayun, huhulihin po natin. Ayun po. Oh. Ayun. Pag nalagay po yung ating snap ring, okay na po. So, dapat po ay maikabit natin yung snap ring. Ayun, gaya nito. At pumigil po siya. Ayun. Okay. Ayun. Masyado pong nabikaka yung ating snap ring. Ayaw po niyang lumapat. Kaya dapat po ay ating ibalik ng bahagya. Ayun, binalik ko po siya ng bahagya kasi sumobra po siya ng bikaka kanina o nung ating pagkakabuka. So, by this way, susubukan ko pong
ilagay siya sa pamamagitan ng kasama ang ating snap ring plier. Ayun po. At ihigpitan ko po siya while the snap ring plier is attached. So ayaw pa rin po at kulang pa po. Isusubukan ko pang higpitan ng konti yung ating snap ring. Ayun po. Ayun. Pero take care po not to ply dahil ma-delay po yung ating trabaho. O, ayun po. Ayun. Tapos, tulak lang po natin. Ayun. Baka po natin ipasok. Ayun. At pag sumabit na po siya, ayun po yung magiging itsura. Ayun po, nakasabit na yung ating piston doon sa ating snap ring. So, i-re-check lang po natin. Medyo patitikuming ko po ng konti yung ating snap ring para makasigurado tayong hindi po siya kakalas. Ayun. Oh. Pinatikom ko po para siguradong hindi kakalas yung ating snap ring. And then at that point, pwede na po nating ihulog ang ating inlet piston. Ayun po, oh. Yon, ganyan. So, pag hinulog po natin, ay itapot po natin yung kanal doon sa ating breather sa hingahan. Ayun po, oh. Yon, tinula ko po. Okay, ano pa po ang ating ikakabit ngayon? Ay, ikakabit naman natin yung isang snap ring na tinanggal ko kanina. Heto po, oh, yung malaki. Kakabit muna natin. Pero, kailangan po ay ikabit na natin itong ating retainer. Ito po, ayan. Yung retainer po natin ay nakalundo. Hindi po siya patag. So, yung pong nakalundo, ayan po, tingnan nyo, yung nakalundo ay sa gawing ilalim. Ayan po, ilagay po natin dyan. At yung pong rubber ay mamaya na, pagkakabit ko ng ating screw. Ito po. Ayan, ganun po ah. At, pwede na po nating ikabit yung ating dali lang po, ikakabit natin yung ating screw. Tama mo yan ah. Sige po, ayun. Ikabit natin yung ating screw. Ayun po siya. Ayun, And then, we can fix now our snap ring. Ayun po. So, kailangan po natin uli ng snap ring plier kasi po ay malaki siya. Ayun, palilitin po natin. Ayun po, gaya nito. Ayun, konti na lang po. Kumakabius ng konti. Ito, at sa gawing ulitin po natin. Ayun po, tingnan natin. Ayun. Lumapat po siya nung narinig natin yung lagitik. Ayun po yung naging itsura niya ngayon. Ayan. Tapos, pwede na po natin higpitan yung breather. Ayun po. Ayun. Sandali po. Iri pong cover ng breather ay hindi natin naikabit. Huwag po natin kakalimutan nyo rin. Ayun. Ayun. Tapos po ay pwede na natin ngayong ikabit yung gawing ibabaw. Pero kung may gato po tayo, wala namang problema kahit sa yung ibabaw unahin natin. Pero
nung reverse order po ng ating disassembly ay kailangan po yung ilalim ang unahin. So, ilolocate lang po natin yung ating marking. Ito po, nakita ko yung aking marking. At ilolocate ko lang po yung marking. Ito po, yung isa. So, pagtatapating ko lang po siya. So, mabilis. Yun. Kung naglagay po ako ng marking, mabilis po siyang hanapin. So, ilagay lang po natin. At, yan. Ilagay lang po natin ang ating tornilyo. Ayan po. Yung pong spring ay ipinasok na po natin. And at the same time, put the 4 bolts. Ayan. Ganyan po. Testingin po natin by hand. Kumakita natin kung lalapat po siya. Ayun, lumapat po siya means hindi po masira yung gasket. That means okay. By force, the gasket or the o-ring, the big o-ring may be broken. Kung masyado pong matigas yung ating pagpapasok. Pero by hand po ay mapipil natin na okay lang po at hindi nasira yung ating o-ring. Ayan po. And then, pwede na po nating higpitan. Ayan po. Yun. Pwede po tayong gumamit ng torque wrench kung mayroon po tayong maliit na torque wrench at just refer to our service manual. Okay. 15 to 25 Newton meter po ay pwede na rito. Yun po. And then, ayun. So, ano pa po? Ayos na. Ito rin po. So, for the meantime, since this is not, we were not fixed, we can now put the plug now here. And here is the plug. So, or else, if we are going to fix the engine, now ready for fixing. Gaya po ng pagkakasabi ko sa inyo ay may ipapaliwanag po ako tungkol sa PowerPoint o sa ating board. Ito po ay yung ipinakita ko sa inyo at ating in-overhaul na service brake relay at ang kanya pong function and operation. Pero narito po ang ating unang ipapaliwanag ay may kinalaman kung paano po ang isang command air pressure ay pumapasok sa ating relay valve. Nariyan po. Kung makikita po ninyo sa ating presentation, mayroon pong red arrow dito. Ito po ay galing sa ating dual brake valve o yung tinatawag nating foot brake. Once po na pinidala ng driver ang ating brake pedal or foot brake, ay maglalabas po ng hangin ang ating primary side of the dual brake valve which is going to the rear brake. Yun po yung pagkakaliwanag ko. At yung pong secondary side ay pupunta naman po sa front brake. Pero bago po siya makarating sa ating brake chamber o sa ating mga preno, ay dadaan po siya ng isang relay. Ito po yung relay na tinatawag ko. Sinasabi ko sa inyo noon. Yan po. Yung relay po, papasok yung hangin dahil may connection po ito na air hose galing sa ating delivery port ng ating dual brake valve. At dito po siya pupunta. Yun po ay tinatawag na command air pressure. Command air pressure. Ito po ay magbubukas lamang ng malaking piston na to, which is yellow one. Ibubukas po niya yan. Ayan po, nakita ninyo yung hangin ay tinulak po niya yung piston at the same time ay magkakaroon po ng gap din sa inlet piston, kaya po yung hangin ay makakatawid at makakapunta sa ating brake chamber. Asan po yung piston na yon? Ito po. Ito po yung piston o yung inlet piston. Ito po yung inlet piston. Ito, yan, malakagan niya po siya. Nakita po ninyo, yung this air is come from the air tank, which is 8.2 bar and big volume of air. Ito po. Ito po kayang mag-open ng ating brake shoes, kahit malalaki po yung spring niya.
ay magkakaroon po ito ng gap dito at makakapasok po siya sa port B. Ang port B po ay dire-diretso sa ating brake chamber. Diretso po siya sa brake chamber. Ito ang port B. So ito po ay galing sa air tank. Ayun, nang nagkaroon po siya ng gap dahil bumaba po itong piston nito, itinulak po niya yung inlet piston, nagkaroon po ng gap dito at makakapunta lamang ang hangin ngayon sa ating brake chamber. Kanina po ay nakaabang lang siya dahil wala po siyang gap. Yun po yung trabaho ng service brake relay. Okay? Yun po ang isa. Ito po ay kung ang brake was applied. Pag in-apply po natin ang brake, yan po ang mangyayari sa ating relay. Yun po. So, yun naman po isa. Ano naman yung kasunod? When air was stabilized. Air stabilized and the brake is fully applied. Full po siya. Ngayon, paano po nangyari yun? Ito po, kanina pumasok yung hangin, pero pag napuno na po yung hangin at sumayad na yung ating brake shoes doon sa ating brake drum, eh hindi na po natin pwedeng supplyan ng hangin yun. Ay natural po na applied na po ang brake, babalik po yung hangin. Lalabanan po niya yung ating spring dito sa ating piston at dito sa maliit na butas na ito ay babalik po yung hangin at itutulak po niya yung uli yung piston at kailangan pong maging equal pressure sila. Kung gaano kata yung pressure ng spring at dito, pag nag-equal po sila ay sasara po ang ating inlet piston. Ayun po, napansin nyo, Dine. Nawala po yung gap dito. Ayan, oh. Nawala po yung gap. So, yung hangin, na-lock lang po rito. Hindi na po siya makatawi. Duminto na. Ito naman po ay ala na rin. So, equal po ang pressure ng ating spring at ng ating preno. Air galing sa ating preno. Bumalik po siya. Ang tawag po ron ay air stabilization. Air stabilization. Stabilized na po siya. Naka-apply po ang brake niyan. Hindi po natin binibitiwan. Hindi po binibitiwan ng driver ang preno. Ito po. Ang susunod pagkatapos niyan? After bitiwan ng driver ang brake pedal. Brake was released. Okay, ano po mangyayari? Nawala po yung supply ng hangin. Dito rin po, yung spring niya ay humaba po yung spring niya. Tapos po ay lumabas ang hangin dito sa ating, ayun po, oh, we call this now as exhausted air. Lumabas po, nagkaroon po ng gap dito at lumabas po sa loob ng piston, butas po kasi yung loob ng ating inlet piston, dumaan po siya ron sa gitna ng inlet piston, may butas po yan, hanggang makalabas po siya sa ating breather. Ayun po, yung nakita ninyo yung dalawang arrow, andyan na po yung ating breather, yung ipinakita ko sa overhauling, yung may breather po yan. Lalabas po siya sa ating atmosphere. So, sa atmosphere po pupunta yung hangin. Kailangan po lumabas yan. Kung hindi po, hindi maaalis ang pagkaka-apply ng preno. Eh, papakat po, kaya ay didikit ang ating preno. Hindi po siya bibitiw. So, kailangan pong yung exhausted air ay lumabas. O, yun po yun. So, yung pong kondisyon na yan ay when the driver release the brake pedal. Ganun po. So, may tatlong situations na po yung aking ipinakita. Ang una po ay tinapakan ng driver ang kanyang pedal. Pangalawa ay nag-equal po ang air at spring tension, air stabilized. At pagkatapos po ay pag bumitaw ng preno ang driver ay lalabas po, magkakagap po siya at lalabas ang ating exhausted air sa ating inlet piston. So, yun po ang tatlong situations sa ating relay valve. So ano po naman yung susunod? Ay gaya po nung pagkakasabi ko, yung command air pressure ay galing po sa dual brake valve. Ito po yung naipakita ko na noon. Uulitin ko lang po yung dual brake valve. Ito po yung ating dual brake valve o yung piston. Ito po yung plunger. Ito po yung spring na ipinakita ko noon. Pag tinapakan mo po siya, nakaabang po ang
supply side na galing sa air tank dito, pero hindi po siya makatawid. Ngayon po, pag tinapakan ng driver, ay tatawid po yung hangin at magpupunta sa gawing likuran. Kung ito po sa rear brake po ito, dahil primary side po ito. Ito pong arrow na pula na ito ay diretso po ito doon sa ating relay. O yan po ha, diretso sa ating relay. At yung po namang sa ilalim, yung para sa front brake ay ganun din po, diretso naman po siya sa ating front brake. Ayun po, na port B siya. Okay, ngayon, dual brake valve and supply of command air pressure. Ayun po, dual brake valve siya at ipinakita po yung supply ng ating command air pressure. Yun, ganun po yun. Command air pressure. Ang tawag po sa kanya ay command air pressure dahil siya po, ang trabaho lang niya ay magbukas ng relay para ang 8.2 air which is come from the tank can go to the brake chamber. Yun po yung trabaho nun. Hindi po yung command air pressure na ito ang magsubukas ng ating brake shoes. Kasi po malalaki ang mga spring ng ating brake shoes. Hindi po niya kayang ibukas. Opo, tama, 8.2 po siya. Pero ang volume niya ay maliit lang. Hindi kasi laki ng nandun sa relay valve na siya ay nakarekta sa ating tangke. Malaki ang volume ng 8.2. 8.2 ang kanyang pressure pero malaki po ang kanyang volume. Kayang-kaya niya magtalunin yung mga return spring ng ating brake shoes. Yun po. Pinakita ko po sa inyo yung kung saan ang galing yung araw kanina na pumasok the which I call command air pressure. Galing po siya sa dual brake valve or galing po siya sa ating foot brake kung tawagin natin. Okay, ano naman po itong ipapakita ko sa inyo na to? Ito po yung rear brake chamber. Sabi ko po, pagka lumabas ng relay, yung pressure ng hangin ay galing sa relay ay pupunto po siya ng chamber or rear brake chamber o sa ating maybe front or rear brake chamber po. So, ayan po, nakita niyo yung arrow. Yung hangin na yung galing po sa relay which is a very strong and 8.2 air and a big volume amount of air which can open the spring. Ito po siya. Itinulak po niya yung ating piston na malaki ng ating brake chamber. Ano po ang nangyari sa kanya nung pumasok yung hangin? Komo po siya ay may piston din at meron siyang repair kit na malapad na goma ay tumulak po ang ating ito po yung ating goma na malaki. Ito, repair kit po ito, makapal po ito, parang sa air suspension po ito. Yan, matibay po yan. Ito po yung piston, yung yellow, at saka ito po yung push rod niya. E pag sinuplayan mo po ng hangin yan, itutulak po niya yan. Ayan. At ito naman pong push rod na ito ay dire-diretso po siya sa ating slack adjuster. Diretso na po siya sa slack adjuster. At yung pong slack adjuster ay siyang magpapagalaw ng ating S-cam o ng ating wedge. Wala na pong slack adjuster yung ating wedge type. Dire-diretso na po siya. Pero yun din po ang operation. Basta isinuplay ang hangin ay itutulak niya ang wedge. Kung ito po ay wedge type brake system, kung ito naman po ay S-cam brake system, ay itatan po niya yung S para bumuka yung ating brake shoes sa pamamagitan ng slack adjuster. Kaya po, so sinuplayan po natin ng hangin galing sa relay, ang nangyari, tumulak po yung ating piston malaki at yung ating push rod ay tumulak. Ito po yung tinatawag nating brake chamber. Ayan po siya. Brake chamber po ang tawag yan. Ayan po. Ang pangalan po niya, air supplied from relay. The air come from the relay. The arrow is come from the relay. So, pero siya po ay ang brake chamber, kung tawagin natin. Okay, pero yung pong supply ng air is come from brake relay. O ngayon, ano naman po yung susunod? Dito, kung sinuplayan natin ang hangin at nag-activate po ang brake, ay ba ay meron din pong pabalik. Ito naman po yung pabalik. Pag binitiwan po ng driver yung kanyang pedal, ay magbibitiw din po ang babalik din po ang command air pressure sa ating dual brake valve. At ganoon naman din po ang ating hangin na isinuplay dito sa brake chamber ay babalik din po sa ating namang breather ng ating relay.
sa breeder po ng relay din naman siya babalik. Hindi na po kailangan pumunta pa roon sa may put break para lumabas yung hangin. Napakalayo po noon. Dito lang po sa break relay na pinag-uusapan natin, may yung breeder doon, doon lang po lalabas yung exhausted air. So, mai-release po natin yung preno. Ayan po yan, pagka inirelease nung driver yung pedal niya. So, paano pa po? Ito, anong condition po ito? Ito ay pedal, release, and the relay, command pressure is release. Ayan po, nawala na po yung command air pressure ng relay at pumasok po, lumabas po ang hangin ng command air pressure sa ating dual brake valve breather at ang atin naman pong isinupply sa brake chamber na hangin ay babalik po sa ating relay valve breather. Doon naman sa relay valve breather naman siya babalik. Okay. Yun po ha. So, bali, ito pong brake chamber ay isang papasok ang hangin at isang palabas. So, pagka po, ito po, kung makikita ninyo, itong kulay blue na ito, ito po, no? Ito po, spring na malaki po ito. Ito, itong itim na yan. At ito po ay repair kit din po. Ito po, meron din pong butas dito, supply. Ito po yung parking brake. Dito naman po pumapasok yung parking brake. Ayan, ganyan. Pero, tsaka ko na po yan ipapaliwanag in the future. The next video, maybe I will explain how the parking brake operates of a full air brake system. Dito po siya. Sa ngayon po, iri lang ang ipapakita ko sa inyo dahil ang ipinapaliwanag ko po ngayon ay service brake o yung ating preno na nagpapahinto ng sasakyan. Ang tawag po sa kanya ay service brake. Yung parking brake po ay nasa other side ng ating brake chamber. Just to remember, ang ating pong full air brake system ay wala pong parking brake ang unahang gulong, ang unang chamber, dahil maliit lang po, P20 lang po pagkaraniwan ang ating size ng ating brake chamber for front and brake chamber for rear are normally P29, which is bigger, and the service brake and the parking brake are together in one brake chamber. Okay? So, yun po yung ating paliwanag tungkol sa brake chamber. Yun po. So, command pressure brake is release and yun lang po at babalik tayo sa umpisa. Ito po yung mga ipinakita ko sa inyo. Brake was released. And then, okay. Ito po yung stabilize. At ito po yung ating course name. Which is about full air brake system or service brake relay valve function and operation. So, sana po ay may mga natutuhan kayo sa aking ipinakita ngayon, sa aking pagbubuo, pagbakalas, pag-inspeksyon ng isang relay valve. Okay. Yun po yung ating maihatid sa inyo ngayong gabing ito. At minsan pa ay binabati ko ang mga sumusunod. Shout out po kay Mike Manalastas ng Saudi Arabia. Kumusta po kayo dyan at mabuhay po kayo at sana yung parati kayong manood ng ating mga vlog. At ganun din po kay Riven Magbuhos, Bong Ilagan Delica. Kumusta po kayo at mabuhay po kayo. Dance Oliveros, Merson Morales, Edgar Obispo ay shout out po sa inyo at kumusta po sa inyong lahat. Ganon din po, doon sa mga nag-request ng EGR, fuel trims, isinaalang-alang po natin ang inyong mga request at inaayos lang po natin ang ating training module para dito. So, doon po sa mga iba na nagnanais na mag-request ng mga topics ay huwag pong mag-atubiling ipadala sa amin ang inyong mga request at sinisiguro doon po namin sa inyo na ito ay aming tutugunan. At doon po sa ating mga
nanonood ng ating mga video na hindi pa po nagsusubscribe, ay kung po pwede po ay mas subscribe kayo para sa ating YouTube channel na The Diesel Doctor PH. Ito po muli ang inyong Diesel Doctor at minsan pa ay nag-iiwan sa inyo ng magandang gabi po sa ating lahat.